So yon. So kamusta po mga ka-Streetwise? So magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So teka lang mga kababayan, no? Yan. So kamusta po kayo mga ka-Streetwise? At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So wala lang. So naisipan ko lang gawa ng live stream itong pangyayari po na to kasi may mga kumakalat po kasing video ng isang araw pa na itong si FLM, si Francis Leo Marcos, Francis Leo Mangusin o Norman Mangusin ay nakalaya na. Okay. Takeru, itopic mo yung pagpasok. Next yan, isisingit ko lang itong topic na to kay Norman Mangusin, kay FLM. Kasi ito lang, no? Wala naman na talaga akong pakialam dito kay FLM, kay Norman Mangusin. Pero syempre, may mga nag-PPM sa akin na, ay Takeru, ano nga, anong masasabi mo dito na nakalaya na si FLM, si Norman Mangusin? Kasi mga kababayan, no, hindi lang po kasi nakakaalam. Bago po kasi ako naging political vlogger, ang una ko po talaga naging content ay itong si FLM. And then siguro mga 7 months ata siya yung content ko. And then eventually, nung nakakulong na siya, tinigilan ko na siya. Pero syempre ngayon nakalaya na, so i-content natin saglit. Wala lang, parang nag-nostalgic lang sa akin na nagsimula ako sa pagbablog dahil dito kay FLM. Kasi ako mga kababayan, wala naman talaga akong plano maging vlogger. So kung meron man akong dapat ipasalamat kay Norman Mangusin, kay FLM, siguro naging vlogger ako kasi dahil sa kanya. Pero syempre yung mga bagay na nabanggit ko nga po nung pandemic, nung 2020, I think, ano yun eh, justifiable yun because, di ba? Well, actually, ayoko na pag-usapan yan kasi tapos na yun eh. Para sa akin, tapos na yun. Kasi mga ka-Streetwise, no, dun po sa mga matagal na po nakafollow sa akin at sa matagal na rin po pong friends sa Facebook na alam po nila na dito po talaga ako nagsimula sa content na to. So, ang sabi nila sa akin, gawan mo nga ng content saglit kung ano ba talaga totoong nangyari. So, actually, wala akong alam sa mga totoong nangyari, pero aware po tayo sa mga nangyari. So, ayan na lang po yung pag-usapan ngayon natin. So, ang tanong kasi dito, paano nakalaya si FLM? Kasi Francis Leo Mangusin, no? hindi ko siya kayang tawagin Francis Leo Marcos. Kasi guilty po siya doon po sa illegal alias. So, syempre, to be fair, at sinabi na rin po talaga ng batas, na hindi naman talaga Francis Leo Marcos yung pangalan niya. So, mabigat sa dibdib kung tawagan siyang Francis Leo Marcos. So, much better FLM Francis Leo Mangusin. Okay? Dami ko nang sinabi. Okay. Totoo, nakalaya na. So, mga babayan kasi, meron akong papakita ng video sa inyo. Teka lang, baka i-copyright tayo ni Limor. Kasi kay Limor ko nakuha itong mga videos na to eh. So, mga ka-Streetwise, merong video kasi dito. Okay. Yan. Teka, yan. So ito yung palabas na siya kung sa Amang Lunggayan, may hawak-hawak siyang papel. So una ko, ito yung una ko nakitang video. Well, sabi ko parang hindi naman nakalaya, 'di ba? Parang wala lang, 'di ba? Parang video na naman 'yan, malamang meron na namang pinaplanong kakaiba 'yan, sabi ng ganyan. So parang hindi ko lang pinansin. Pero para mas malinaw lang po mga kababayan, panoorin natin 'to saglit, ha. Teka lang, ha. So yung kasama niya ata dito si Dong Batalan ata tong kasama niya dito eh. So ito nga no, so nung una ko nakita tong video na to, sabi ko wala naman yan, parang hindi naman nakalaya. Parang wala lang eh, video lang yan eh. Pero mga ka-Streetwise, meron kasing isang video na umakit siya sa isang live stream. So yon. So panoorin natin to ha. So ito yung pinaka-latest video nga po ni FLM, Francis Leo Mangusin, na umakit po siya sa live stream at wala po siya sa kulungan. Okay? Hindi. Bago lang yan. Yung picture na yan. Bago lang to. Sigurado ako. Oh, ito para mapatunayan natin. Tama. Mukhang nakapag-bail lang. Sa tingin ko, nakapag-bail lang. Kasi medyo nireview ko nga po yung mga balita at saka yung mga naging kaso ni FLM. Mukhang nakapag-bail nga po. At pag-usapan natin kung paano siya nakapag-bail. Ayan po ah. So ngayon, meron siyang video kahapon na umakit siya sa isang live stream. At wala po siya sa loob ng kulungan at meron po siyang kasamang dalawang alalay sa likod. Sige, panoorin natin 'to ha.
Okay. Wow! Ano sila? Mabuhay kayong lahat. Mahal ko kayo. Palakpakan naman natin si Boss, mga kapatid. May narinig ako, sabi ng mga iba, pakulo lang daw ng team ni Kulaong yan. Yes. O, matunaw ka na. sabi pa nga, boss, dahil daw magpapasko. Tapos, magkatapos daw ng Pasko, boss. yung mga bodyguard nga, doon muna kayo. Ikaw, ano, Benok, Bon, dito ka sa likod ko. Pakita ka din sa likod ko, kaway-kaway. Iyon! Taka lang, patuloy ko lang, no? Ang sabi ni FLM, o oh, mga bodyguard ko, tabi-tabi kayo. So, ano, no? May mga bodyguard talaga siya. So, mayabang pa rin talaga. Hindi pa rin nagbabago to lang yan to. Sige, continue nga natin. Kasi ngayon ko lang napanood ng buo ito, eh. Sige. Iyon, no? Okay. Actually, pinagbabawal pa sa akin tong mga ganito. Actually, ayoko muna sana maglalabas sa social media. Kaso, hindi ko lang matish yung mga taong nagmahal sa akin na hindi ko pagbigyan, na makita ako dahil they are longing to see me. Ngayon, katulad na sinabi ko, after PressCon at saka ako magla-live. Agkatapos kong mag-PressCon, doon ako magsisimulang mag-live. And then lahat ng mga taong nagmahal at sumuporta sa akin, sila lahat, gusto kong personal na pala salamatang mag-isa. Anyway, nandito na rin lang ako. Gusto ko lang magpasalamat doon kay sa to a woman that showing me special care. Kay la Mami Edith. Yung limang mami ko. Tapos kay Chilitita, sa Palangga ko, kay Karen Whitmore, kay Maria Wright. But si Mami Lorna Rutherford, of course. So yung iba, wag muna kayong magselos kung hindi ko kayo babagiting niya kasi limited yung time ko. Baka bukas, makatapos yung press con ko, then magla-live na ako. Then personal, pasasalamat ako kayong lahat. Kayong lahat, isa-isa. Alright? So, pero pag marami ko nakakitang kulay, akit uli ako. Yan, so umakit pala siya kasi marami nagpalipad. So, actually, pinakita ko ito sa mga dating mga vlogger na nakasama po natin. Na critic din po ni FLM ni Francis Leo Mangusin. So, lahat talaga kami nagulat. Sabi naman paano nakalaya to? Sige, pag-usapan nga natin kung paano nangyari to base sa aking pagkaka-analisa, no. Okay. So, ayan. So, mga kababayan kasi. Okay. Ito. So, ayan na. So, ibig sabihin nun, settle na tayo. Meron tayong mga videos dito at meron po tayong kahit sabi na nga po nating evidence na nakalaya na nga po itong si FLM. Okay, mga kababayan, kasi unang-una kasi ito. Ang una niya kasing kaso ay yung optometry law. Kasi ito po, ito kasi medyo aware ako dito kasi kung aware kayo dito sa grupo na tinayo namin dati na UTW, yung United Taliño Warriors, kasama ko sila Boss Mike Cervera, si Mejorada, si Coach Jarrett, kasama ko rin ata dito. Kasama ko nga si Coach Jarrett. Marami-rami kami noon. Si Graveyard, si Ant, yan, si Shimnim, yan. So, nabuo po yung grupo po na yan para nga po dito kay Mangusin. And then, afterwards noon, syempre, wala na. Finish na nga itong si FLM, yung issue niya. So, nagwatak-watak na kami noon. Parang, wala nang dahilan, wala nang nagbaband para magsama-sama pa kami. Kasi syempre, pag vlogger, may kanya-kanyang May kanya-kanyang ano yan eh, may kanya-kanyang motibo po yan. So kaya medyo aware po ako dito sa kaso na po na to ni Norman Mangusin kasi nga nasubaybayan ko po ito. Isa po ako sa pinakauna. Isa po ako sa pinakaunang bumatikos sa kanya noon. Okay. So mga kababayan kasi ang unang naging kaso ni Norman Mangusin kung bakit siya nabigyan ng warrant of arrest ay yung sa violations nga po ng optometry law. Kasi yung isa kasi sa pinaka scheme ni FLM ay magbigay nga po ng mga libreng salamin sa mga bayan, sa mga lugar. So bawal po 'yon. Bawal po 'yon kasi nga hindi naman kasi optometrist si FLM at wala siyang kasamang optometrist. So kaya nga po nakasuhan si FLM ng violations of optometry law. So ito po yung unang warrant of arrest na binigay sa kanya noong 2020.
So ngayon, mga kababayan, kasi ang nangyari ngayon dito, itong optometry law pala, mga kaka-streetwise, okay, maliit lang pala yung pinaka, what they call this, yung pinaka punishment dito. So sabi dito, no, sa, ano, sa Republic Act 8050, okay, the commission of any of the prohibited act listed in the immediately proceeding section shall be punished with imprisonment not less than 1 year but not more than 8 years. So merong fine na 10,000 pesos to 40,000 pesos. Okay, ha? So ang ibig sabihin nito, pagkakakulong or pagmulta or both. Yan. So kung sabihin na nga po natin na, kasi wala akong masyadong balita ko nung nangyari sa kaso na to, so pwedeng nakulong si, no, si Norman Mangusi ng 1 taon, kasi less than ano eh, na, not less than 1 year eh, pinakamababa eh. And then, pwedeng magmulta lang po siya ng 10,000 to 40,000 pesos. So maliit lang po talaga. So tandaan po natin, 2020 nga po nakulong si FLM, so kung guilty nga po siya dito sa optometry law, so pwede siyang nakulong lang siya ng 1 taon or nagmulta lang po siya. Yan. So ito yung isa sa mga kaso niya. And then ang kasunod naman po dito, yung anti-alias. Okay. So ito August 30, 2022. No? Francis Leo Marcos pleaded guilty for violating anti-alias law. So dito po, guilty nga po si FLM, si Francis Leo Mangusin. Kaya nga po mga kababayan, kaya hindi ko nga po siya matawag na Francis Leo Marcos kasi nga po guilty po siya sa what you call this, sa anti-alias law. Kung kasi tayo nagiging fair tayo mga ka-streetwise, no? Kung itong kaso nga po ni FLM ay hindi po siya guilty sa anti-alias law, so magaan sa dibdib na tawagin siyang Francis Leo Marcos. Yun nga lang po, guilty po siya kasi ito nga po yung desisyon. Ito yung desisyon. Eh, no? Oh. Oh. Therefore, premises considered judgment is hereby rendered finding accused Norman Y. Mangusin alias Francis Leo Marcos guilty beyond reasonable doubt of a violation of Section 1 and Section 3 Commonwealth Act 142 as amended by Republic Act 6085 as charges in the information and he is hereby sentenced to suffer penalty imprisonment of 3 years. And to pay a fine of 10,000 pesos with subsidiary imprisonment in the insolvency. So mga kababayan, dito po guilty si Norman Mangusin. So kaya to be fair, hindi po siya kayang tawaging Francis Leo Marcos kasi nga po base na po sa korte. Hindi naman talaga Francis Leo Marcos yung pangalan niya, kundi Norman Mangusin. So para mag-meet kami sa gitna, so ang gawin natin, Francis Leo Mangusin. At least, di ba? So guilty siya ng 3 years. Okay. So ibig sabihin nun, kung nakulong siya noong May 2020, so tapos na yung sentensya niya. 3 years, tapos na. O, diba? At least you get the point. At least hindi na tayo nagugulat dito. Paano siya nakalaya? So, yung 3 years na hatol sa kanya, tapos na. Kasi 2023 na ngayon, next week, 2024 na, finish na. Kasi ganun po kasi yung batas natin mga streetwise eh. For example, habang tumatakbo yung kaso, nakakulong ka, and then kapag nahatulan ka, kasama po dun po sa pagbayad po sa yung penalty kung kailan ka rin nakulong. So nakulong siya 2020, so sakto 2023, makakalaya talaga siya. Ah, di ba? So ito ah, at least fair tayo dito. Hindi ko siya kayang tawaging Norman, hindi ko siya kayang tawaging Francis Leo Marcos kasi nga po base sa korte, hindi naman talaga Francis Leo Marcos ang pangalan niya kundi Francis Leo Norman Mangusin. Korte na may sabi, hindi na ako. Korte may sabi. Okay? So ngayon, and then, so ang pinakamabigat niyang kaso ngayon dito, so ito na nga yung illegal alias, no? Yan na ngayon, okay niyan. So ito yung pinakamabigat niyang kaso. Itong
qualified human trafficking. Yan. So alam naman po natin mga kababayan na itong qualified human trafficking po ay heinous crime po ito at non-bailable po ito. 'Di ba? So kasi ito ha, itong balita na to nung 2022, ito yung what they call this, ito yung humihingi siya ng piyansa para makalaya nga po doon sa kaso niya sa human trafficking. So ang sabi dito no, Court of Appeal denies bail plea of Francis Leo Marcos in case of for trafficking women into prostitution. Okay. So ngayon, ito ngayon ang pinakamalaking question ngayon dito. Paano siya nakalaya kung heinous crime nga po yung human trafficking? At pag sinabi po natin heinous crime, ito po ay non-bailable. Okay. O nga, nakapagpiyansa nga. Papunta ako dyan. Kasi ayan na sinasabi ngayon natin dito. Ayan na pinakamalaking question ngayon. Paano siya nakalaya? Paano siya nakapag-bail kung heinous crime nga po yung human trafficking? So simple lang yun mga streetwise. Hindi naman po kasi lahat ng wala naman po kasing kaso na non-bailable. Pwede pong makapag-bail ang isang kaso na non-bailable kung mahina po yung ebidensya. It is what it is. Ganun talaga yon. Wala, ganun talaga eh. So, base po, kung naging guilty nga po itong si Francis Leo Mangusin, okay, any person found guilty of qualified trafficking under Section 3 shall suffer the penalty of life imprisonment and fine not less than 2 million pesos but not more than 5 million pesos. So, heinous crime po talaga ito kasi nga po ay, ito po ay life imprisonment. So, ayan na. And then, mga kababayan. So ngayon, itong human trafficking po na itong mga ka-streetwise, hindi na po kasi bago po sa atin, sa matagal na po nakafollow po sa akin ngayon dito, hindi naman po bago sa atin na kahit po na sinabing non-bailable, hindi ibig sabihin nun ay hindi na makapagpiyansa. Okay. Kasi nga po mga ka-streetwise, unang-una, ang pinakamagandang example natin dito, si Bong Navarro at saka si Layla De Lima. Si Bong Navarro po ay nadimanda ng rape. So non-bailable po 'yon pero nakapagpiyansa siya. Si Layla De Lima din naman po, non-bailable din naman po yung kaso niya regarding sa droga pero nakapagpiyansa din po siya. Kasi nga po, mahina yung ebidensya. So malaki po yung chance na kaya rin po nakapag-bail or nakapagpiyansa itong si FLM is mahina po yung ebidensya. So it means ba na wala siyang kasalanan? Korte na po bahala doon. Pero kasi nga po mga kababayan, yung kaso na po na human trafficking nga po ni Norman Mangusin, matagal na po yan. I think year 2000s pa yan eh. Kung hindi year 2000s, I think year 1990s pa ata yan. Nakalimutan ko na kasi. So, sa sobrang tagal na rin po kasi na pangyayari po na yan, malaki po yung chance na hindi na rin po kasi interesado yung mga witness. Malaki rin po kasi yung chance na hindi na rin po talaga ayaw na rin panagutin ng mga allegedly na mga biktima ni FLM si Norman Mangusin sa korte kasi matagal na eh. Pwedeng ganun, pwedeng naka-move on na sila. So pwede 'yon, pwede talaga 'yon. Ewan ka ba, na speechless ako. Ay nako, ewan ko ba. And then bukod nga po diyan sa human trafficking po na 'yan. May kaso pa nga pong itong si FLM, Francis Leo Mangusin, ng Bausilo. Itong Bausilo, mga ka-streetwise, kilala ko po kasi yung isa sa mga nag-file ng kaso sa kanya. Kilala ko. Yung isa pong nag-file ng kaso kay FLM ng Bausilo, kilala ko. So, ang alam ko talaga, nung uling beses kami nag-usap nung 2 years ago, inurong niya yung kaso. Ayun, pagkakaalam ko, inurong niya yung kaso eh. Ayoko na siyang pangalanan kasi medyo matagal na to. And then mayroon pa siyang kasong estafa, no? This include an estafa case before the Makati City RTC and violence against. So mayroon siyang kasong estafa. So alam naman din po natin na yung estafa is bailable din po yun. Not unless na ito ay syndicated estafa or large-scale estafa. Kasi ang sabi naman po sa balita, estafa lang. So hindi siya large-scale estafa, hindi siya syndicated estafa lang. So
available. So yan. Ay naku, ewan ko ba. So mga kababayan kasi, so ano ba yung naging outcome nito? So kanina po, itong mga vlog, kasi may mga vlogger po dati si Norman Mangusin na vlogger niya, mga kakampi niya. Then eventually, nung alam na nilang mahina na nga si FLM para i-content, bumaligtad na rin po sila. Well, mga kaibigan ko naman sila hanggang ngayon eh. Magkakaibigan kami kahit na nagmurahan kami noon, kahit na halos magpatayan kami noon, magkakaibigan kami ngayon. So may mga iba kasi na nagtatanong sa akin na, ay Takero, ano ba, i-content mo ba ulit? Mag-focus ka ba ulit kay FLM, kay Norman Mangusin? Ang masasabi ko lang, I'm not interested anymore. Well, dumaan po sa husgado yung mga kaso, nakapagpiansaw yung tao, let it be. Eh na lang. So sana lang, ang advice na lang po natin kay FLM, pakabait ka na lang habang nasa labas ka. Kasi especially ngayon, marami ng tao nakakakilala sa kanya. Once pa nga po na nagkamali yan sa mga kilos niya ngayon, nakabantay po yung mga tao. So pakabait na lang siya. Yan na lang yon. And then, yun lang, pakabait na lang siya para wala nang ano. Bahala siya sa buhay niya. Pero syempre, ano, kasi ako kasi mga streetwise, ano eh, kumbaga marunong po ako lumingon sa nakaraan ko. So ako masasabi ko naman po na kahit papaano is lumaki po yung channel ko. 'Di ba? Kahit papaano nakilala ko po kayo, kayo pong 400 po na nanonood ngayon. 'Di ba? Kumbaga kasi sa akin, kung meron man akong dapat ipasalamat, ulitin ko lang para recognition man lang sa kanya, no. Kasi tapos na eh, okay na eh, dumaan na sa korte eh. Let it be. Kung gagawa na naman ng kalokohan yan, edi bahala na po sa susunod na araw. Bantayan na lang po natin. Ganun na lang yan. And then, kung may mga bagay man akong dapat ipasalamat sa kanya, so, naging vlogger ako dahil sa kanya. Kasi una sa lahat, wala naman talaga ako plano maging vlogger eh. So, nag-vlogger-vloggeran lang ako nung nasa abroad ako as a hobby. And then, noong 2020, wala akong magawa. Di ba? Na i-content ko siya hanggang ngayon, magpo-4 years na nga po ko sa YouTube. Hanggang ngayon nandito pa rin po ako. So parang nag-nostalgic lang sa akin na nagsimula ako sa taong ito. Buti pa nga ako nagpapasalamat eh. Eh yung mga vlogger na kumita sa kanya ng milyon, kayo ba nagpasalamat ba kayo sa kanya? Hindi nga. To be fair lang. Well, bantayan na lang natin to kung anong gagawin nito. So ngayon, yung mga nirereklamo natin sa kanya nung pandemic, dumaan na po sa korte. So bantayan na lang po natin kung anong gagawin niya sa susunod. Yan na lang, to be fair. Ewan ko ba, napakawalang kwentang content nito, pero maraming salamat po sa 400 na nanood. Hindi kasi ano lang, nostalgic lang sa akin tong tao na to. Kasi kumbaga kung ano man ako ngayon dito sa YouTube ngayon, naging parte siya doon. Ayun lang. Parang recognition na lang yun. Pero nung ewan ko ba, speechless ako. Sige sir, pakabait ka na lang. Francis Leo Mangusin, habang nandito ka. Good luck. At alam ko marami ka namang natutunan sa loob ng kulungan. Good luck na lang sa'yo. Yun lang po. So thank you po, maraming salamat. Wala na yung panlalight-light ko sa kanya dati. Wala na, hindi na. Okay na yun, finish na ako dun. Okay. So thank you po, maraming salamat. Thank you. So kita po ulit tayo no sa may maraming galit sa akin ngayon. Kita nyo, di ba? Ang dami pa rin follower ni FLM, di ba? Yan na, nagpapakita ko ng ebidensya, galit pa rin kayo. Oh, may mga evidence naman ako pinakita, may mga news article ako pinakita. Ayan po kasi ang hirap sa mga follower ni FLM. Kahit na nagpapakita ka na ng reference, kahit na nagpapakita ka na ng ebidensya, ayaw pa rin maniwala. So mga kababayan, 'di ba? So mga ka-streetwise kasi, ganito lang 'yan. Nasabi ko na po yung mga bagay na dapat kong sabihin sa kanya noong 2020. Wala na akong dapat idagdag doon. Not unless na may gagawin siyang bago ulit. So yung mga nabanggit ko sa kanya noong 2020, lahat na nasabi ko na sa kanya. So kung may mga tao pa rin na naniniwala sa kanya, let it be. Kasi kung gusto nilang matauhan, dapat 3 years na ngayon, dapat natauhan na 'yan.
wala na tayong magagawa diyan. Parang ganyan, 'di ba? Nagulat na lang ako, may mga follower pala si FLM dito sa channel ko. Oh, so let it be. Oh, bahala kayo sa buhay ninyo, ganun lang 'yon. Oh. Sige pa, hindi ka kasi updated, pwede kang balikan ni FLM. Oh, bahala siya sa buhay niya, 'di ba? Ang masasabi ko lang, naging parte siyang ng pag... O nga, ito yung sinasabi ko lang. Ito lang. Diba? Naging parte siya ng pagbablog ko. Ayun lang. Recognition na lang po sa kanya yun. Oo. Kung may sama siya ng love sa akin, bahala na siya sa buhay niya. Diba? Ganun lang yun. Sige. Sige po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Kita po ulit tayo mamaya kung meron pa pong live. Thank you po. Salamat.